Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang isang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit, ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Matatagba ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa mabuting balita po ngayon, natunghayan natin ang ating pong Jesus Nazarenong tumutugon sa mga hindi naniniwala at hindi tumatanggap sa Kanya. No? Napakasimple ng sagot niya nung sinasabi o sinasabihan siya na ginagamit daw niya ang kapangyarihan ng masama para magpalayas ng masama. Sa madaling sabi, sinasabi niya, kalokohan yan. Kung ano-anong pagpapaikot ang ginawa ninyo. Pero kung tutuusin, hindi makabuluhan ang sinasabi ng mga umaalipusta sa kanya. Sinasabi lang nila yon para lang hindi matanggap ang katotohanang nasa harap nila. Ang ating poong Jesus Nazareno bilang Mesiyas na tagapagpahayag ng kaharian ng Diyos. Gayon din naman ang tugon niya sa mga nagsasabing nasasaniban siya ng masamang espiritu. No? Na kung pagsasama-samahin natin, ang sinabi lang niya ay wala namang masasaniban ng masamang espiritu kung hindi ito ninanais o hindi ito hinahadlangan ng isang tao. Nasasaniban lamang, napupunuan lamang ng kasamaan kung ang tao mismo ay tumatanggap ng kasamaan sa kanyang kamalayan, sa kanyang ginagawa. Pero mas magandang pagnilayan yung sinabi niya na lahat ng kasalanan mapapatawad. Pero lamang
ang pagkakasala, panglalait sa banal na espiritu. Na siguro ito yung susi sa pag-unawa ng pagbasa natin ngayon. Ano po ba ang ibig sabihin noon? Kung tutuusin sa kaila-ilaliman nito, kapag sinabing ikaw ay nagkakasala sa espiritu, ibig sabihin nun, hindi mo na tinatanggap ang lahat ng maaaring ipagkaloob ng Diyos sa iyo. Tinatanggihan mo na ang pananampalataya. Sumusuko ka na sa buhay. Wala ka nang binabalingan. Wala ka nang kinakapitan. At may saysay ito. Totoo naman. Kapag wala na ang iyong paniniwala na sa lahat ng mga bagay ay naririyan ng Diyos, wala ka nang paniniwalang wala nang mangyayaring o may mangyayari pang kahit katiting na kabutihan, sinukuan mo na ang Diyos. Tinanggihan mo na ang Diyos. At sa katotohanan po, no, kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, basta't may paniniwala sila sa kabutihan, kahit papano, kahit katiting, may kapit pa rin sila eh. Pero ang isang tao, naniniwala man siya o hindi sa Diyos, nasa tamang pag-iisip, pero sinusukuan na lang lahat, walang matatanggap na pagpapatawad. Dahil unang-una, hindi din naman nila ginugustong mapatawad. Dahil kung babalikan natin ang unang pagbasa, sinabi ng ating ng sulat sa Hebreo, inialay na ng ating poong Hesus Nazareno ang lahat upang mapawi ang mga kasalanan. Ganun din sa atin, magkamali man tayo, sumablay man tayo sa buhay. Pero kang may katiting na pagpapatawad o panghingi ng tawad at pagbabago, maibibigay iyan sapagkat napawi na ng Panginoon ang lahat ng kasalanan. Pero kung sinukuan mo na yung sarili mo, doon ka na magsisimulang sukuan ng Diyos. Doon ka na magsisimulang lumayo at tanggihan siya mismo. Kaya po paalala ito, sana kahit kakaunti, sa hirap na mga pinagdaraanan natin, sa lahat ng mga hamon sa buhay, may kakaunti, katiting na pagbaling, paniniwala, pag-asa sa Diyos. Sa totoo lang, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Sa totoo lang, minsan, meron tayong mga sama ng loob na dala-dala sa Diyos kasi hindi natin nakuha yung gusto natin. Hindi natin nakuha yung mga inaasahan natin. O may mga bagay tayong nalalaman sa buhay na hindi natin matanggap pero nangyari na. Okay lang magalit sa Diyos. Okay lang sumama yung loob. Pero pagkatapos mong ilabas yung nararamdaman mo, sana kahit papano, kaya pa nating sabihin, naniniwala at umaasa pa rin ako sa iyong kabutihan. At yun yung ipagpanalangin natin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Yung katatagan ng pananampalataya, yung pagkapit sa Diyos sa kabila ng lahat, panahon man ng katuwaan, kaligayahan o kalungkutan at pagkawala, nang may paniniwalang dahil binuksan na ng ating pong Hesus Nazareno ang kaganapan ng buhay, pati na rin ang buhay na walang hanggan. San man niya tayo dalhin, ito ay para sa atin. Ito ay sa pakinabang at ikabubuti natin. Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat.